magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung kailan nyo man ito mapapanood, mga kagri. Meron uli ako sa inyong ipapakilala ngayon, mga kagri. Sila yung nalaktawan ko nung araw, mga kagri, kasi lumanding tayo kay Yankee agad, mga kagri, kasi siya yung pinakasikat na mangangiran ng Kalabaw, mga kagri. Sila Pogi ng Muñoz, Superstar, Super Alalay, sila Alas, napaglalagpasan natin sila, mga kagri. Meron pa palang isa, mga kagri, na nakahanay dun sa linya na yon, mga kagri. Kasi yon, yung mga Superstar na yon, nabili lahat yon ni Kapitan Alas, mga kagri, nauwi sa kanya lahat yon, pati yung Pogi ng Muñoz, mga kagri. Meron pa palang isang tumitindig, lumalaban doon sa panahon na yon, mga kagri. 1989 era yon, mga kagri. Ang pangalan niya, mga kagri, Bilya Marina, mga kagri. Kasama natin yung may-ari ngayon. At saka yung hinete ni Bilya Marina, pupuntahan din natin, mga kagri, para makilala natin, mga kagri. 99 years old na yata siya ngayon, matanda na siya, mga kagri, pero malakas pa rin, mga kagri. Sa ngayon, bago natin tanungin, ano ba si Bilya Marina? Tingnan muna natin, ano ba pamumuhay ni sir ngayon? Ang pangalan niya, mga kagri, ano po pangalan niya, sir? Balat, kilala nila ako sa Masaya. AKA Balat, mga kagri. Ito yung pamumuhay ni Sir Balat, mga kagri. Oh. Sa inyo po itong kamalig na to? Hindi, sa manukan. Sa manukan nyo, meron siyang mga sibuyasan. Ito pong manukan sa inyo. Oh, pagka may manukan kanya, ibig sabihin, maganda-ganda na yung pamumuhay. Ilang hektaryo po sa kanya? Saka, wala kami saka. Wala. Pero nagsisibuyas po kayo. Kayo yung planters ng sibuyas. Hati yun, di ba? Ay, hati, pagka nanalo. Hindi, lalabas yung gastos. Oo nga, sama. Lalabas yung gastos, tapos hati. Oo, oh, yun pala, mga kagri. Yun yung trabaho nyo po ngayon. Hindi kayo nag-ahente ng Kalabaw. Noon, ngayon, hindi na. Sa nag-focus kayo sa sibuyas. Ayan pala, mga kagri. Siya, mga kagri, si Sir Balat, mga kagri. Ang pag-uotap, napag-usapan na natin kung ano ba yung buhay niya ngayon. Maganda rin yung buhay niya ngayon, mga kagri. Hindi sumasala sa pagkain, ano sir? Wala po kayong hawak na ano ngayon? Napangarera? Wala, mga kasi kagri. Kasi nagdaan ka ang pandemya. Oo, pandemya. Binenta ko yung dalawang. Binenta yung dalawa, ano. Dito nga tayo, sir. Medyo against the light tayo. Hindi tayo makita. Dito po, pwede po ba dito? Dito lang tayo magkwento para hindi mahangin. Yan, ito. Dito pwede, mga kagri. May diferensya na yata yung camera ko. Ayun, okay na, sir. Pangalan nyo po muna, sir. Magpakilala po kayo. Ako si... Ang tawag nila sa akin, Balat. Pero pangalan ko talaga, Wilfredo Santos. Oh, Wilfredo Santos. Kaano-ano nyo si Sir Mar Santos? Sa Manila ako kilala talaga sa Balat. Si Mar Santos, kaano-ano nyo po? Kaplido lang? Aba, hindi. Parang kamagana ko si Mar Santos eh. Kilala nyo? Pero kilala nyo si Mar Santos? Itim eh. Si Moro Ami. pag-usapan po natin, sir, si... Bilya Marina. Ano po ba siya klaseng Kalabaw? Ano po ba yun? Mestizo? Tagalog? Isang Tagalog lang yun. Tagalog? Parang Gold Star. Yung sungay niya, Kastilyano? Hindi, Cubao. Cubao? Cubao daw, mga kagri. Talagang pagka nakasuwag. malaki po siya, maliit. Maliit lang. Maliit lang. Oh. Kasarapan lang ang laki niya. Mga ganyan lang siya. Ganyan lang. Pero mahaba. Mahaba, ano po. Tapos, sa karera ni... Sa karera, saan niyo po siya nakuha muna? Dito sa Bilya Marina ko rin nakuha yan. Kaya pinangalan. Saan po ba yung Bilya Marina? Tandang Angkin. Hindi, saan po yun? Saan lugar yun? Dito, San Jose yun eh. San Jose po ba yun? Bilya Marina. Marina. Kaya niyo po pinangalan ng Bilya Marina kasi doon yun nakuha. O paano niyo, kinuha niyo po siya bilang pangaryada sana o pangarera? Yung kasi talagang nakita ko, matuling ko mo ako, nung humilig ako sa karera, nung bata pa ako, mahirap lang kami. Opo. Mahirap lang kami. Tapos po. Ngayon, nag-iipon ako ng nag-iipon ng pera, ganun. Nung nakita ko yung may hawak nung Bilya Marina na yan, wild na. Naging kaibigan ko naman. Ilang taon na po ba no, nung nakita nyo? Nang makuha ko yan, 14 anyos. Matanda na po, ano? Matanda na nung makuha ko yan. Tapos po, sige, nung wild na? Nung wild na, nabili ko, naging kaibigan ko yung may-ari. Ang gusto rin, 30. Huwag mo naging magkakasangga kami. At naaawa rin siya sa... Mahal na po yung 30 nun. Oo, mahal yun. Kasi 1989 yun, ano po? Ngayon nakikita nila ako, talagang mahilig ako sa Kalabaw na yung mga wild na yan, naisisingko ko yan. Kung bata pa ako nun, eh. Oo po. Nakausap nung isang kaibigan ko, pare, bigitan na si Bilya Marina kay Balat. Jadi, pare na. Sa magkano mo na may bibigay? Pagdayakin mo ng 21,000.
Yan, kuha ng isang kalabaw ako, binenta ko na uwi sa Kawayang Bugtong, kay Moise Santos. Kaya kinabukasan, nung bayaran niya, kinuha ko na yung Villa Marina na yan, pinractice ko na yan. Opo. Yan. Sige po. Itong unang laban ko sana, entablado, pumusikat yung kalabaw na yan. Pinuntahan ako nila, binubaga ng entablado. Ay, ibig sabihin po, nung kinuha niyo siya, sikat na siya? Sikat na yan eh, hindi na lang kaya nung mayari. Ah, ganun po ba? Sikat na siya? Hindi, lalo na nung mahawakan ko, tsaka nung hiniti ko yan, unang labang ko rin Santa Rosa, dinaya ko nung mayari ng shotgun, si Carling. Oh. Carling ang alang, hindi ko alam kung ano aplido. Umayaw ako, dahil dinadaya nila ako. Paano pong dinadaya? Pagka nahuli sila, sasabihin, uulitin at hindi kasabay sa start. Pero talagang nung kunin ko yung Villa Marina na yun, umutang tuli niyan. Oo. At huminto ako. Nagtampo sa akin si Labino. Alam naman ni Labino ang buhay ko na, alam mo no, aargila ka ng sasakyan. Oo. Alam naman akong pang-aargila. Sumunod na taong, pinuntahan uli ako ni Labino Bagan ng entablado. Hindi sila pumayag na hindi ako makarating sa pakarera nila. Nung ako naman eh, tumakbo na rin, awa ng Diyos, nakakalaman ko ng lahat yung matutuli na yan, yung alas na yan, opo, yung mga akwa na yan. Wala pa yung Yankee nun eh, ano po? Wala pa, bata pa siya eh. Bata pa yung Yankee nun. Ako nag-champion. Champion. Ang kalaban niyo po nun, yung alas? Hindi, kalaban ko nun, Piñalosa, si Panseng. Ah, Panseng Pio. Saka tapos yung superstar. Oo, yun daw po, mabilis yun. Yun yung napiling 150 ni Kapitan Alas, ano po? Oo, yung superstar na yan. Tumakbo kami ng final, hindi sinignala ng go, dinisqualified yung matandang babae na nagbibigay ng Primera Premio. Ayaw pumayag, kundi ulitin. Sumikin lang ako ron. Nung pumayag akong uulitin namin, nagsabi ako na Primera. Opo, di kayo nag-champion. Ako, champion. Oo, natalo niyo po yung superstar noon. Oo, tinalo. Nakay Kapitan Alas na yon. Wala pa, wala dito pa. Sa masalipit. Ah, masalipit pa. Alam, nagkaroon ko na, sunod. Yun po yung unang champion nyo? Oo, yun ang unang champion. Sa entablado? Hindi, pangatlo na yun. Pangatlo na yun. Santo Cristo, San Antonio. San Antonio, Santo Cristo. Tumunod dito sa may Santa Barbara na yun, Santa Barbara. Santa Barbara, San Antonio din. Dalawang linggo lang ang pagkita, sunod nyo. Sunod, manalo uli, champion uli. Tumakbo na nga kami na entablado. Saan po ba yung entablado? Yun sa may Cabanat 1? Ay, entablado rito, Cabiao. Ah, Cabiao, eh, oo nga pala, entablado, oo, Cabiao. Nandun na yung mabibilis. Oh, ando na lahat. Big time na yun eh. Big time na, oo. Oh. Kasi nung primero ako manalo sa Santo Cristo, bumutunto ako, champion ako. Yung premium ko, 10,000 lang natira. 10,000 na po yung premium, no? 10,000 lang yun. Parang, pero malaki na po yun nung araw. Mahalaga pera nun. Mahalaga pera nun. Ala, ang natira ng pera ko, hindi ako makapagpagawa ng kariton. Yan. Nanalo naman ako sa kabilang ganon. Ayan, kako, ngayon, alam mo nang tampuhan, hindi ko kayo babalatuan, magpupundar ako ng sarili kong karton. Mayroon na buhay ko nun eh. Opo, ano? Kaya, tatakbo ko na yung tablado. At ayaw ng pumayag ni Labino na hindi ako makarating doon. Ngayon, kung nangangaryada ako, hindi ko pinangaryada yung kalabo ko na yan. Talagang inalagaan ko lang siya. Opo. Sige, sakate. Bilad ng kalabaw. Practice. Nang tatakbo na kami ng entablado, kung nakikigapas lang din ako, may konti kami yung palepa, aarkila ako ng sasakyan eh. Ibinenta ko limang kabango, eka ng misis ko, bahala, teka. Saan tayo kukuha ng kakainin? Sige, hindi ka magugutom. Pag natalo itong kalabaw ko, bebenta ko, bibili ko lahat ng bigas. Ayan eh. Ayan, ano? Maliit pa yan, ako na yan. Talaga ako na, markila na, mura lang naman arkila no, 1,000. Eh, magkano lang naman ang mahalaga naman na 1,000 noon, magkano lang ang palay. Basta kasama ko sa karera yan, ang budget niyan, 300 lang. Pag naka-elimination kita ka ako, santaan ang gasta. Pagka nakayari kita ng semifinal, ubusin mo at kita champion. Parang pinag-chip-chip talaga eh. Sa madaling salita, nung magpa-final lang kami na entablado na yan, ako nag-champion nga, ako na Mermera. Ang kasi nakuha ko 20,000. 20,000, malaki-laki po yun, ano? 20,000 yan. Opo. Then, huwag ka akong maingay, ha? Dumating kami na sa bahay namin sa Kalipahan. Pinalagang ko na yung kalabaw ko, pinawalan ko na, pinauwi ko na rin sa mga inang kuron. Uuwi na yun eh, sa kanyang kural eh. Ah, ganon? Kahit pagkakinalagan nyo lang po? Uuwi na siya. Magkabila kami ng karsadang ganon, papasok pa ng iskisinitang ganon, uuwi na siya, kakain na kami.
Alang kibuan. Nenek ako, pag santok mo mait, kakain naman kami. Kami nagugutom. Huwag mong sasabihin, champion kita. Ano? Nung makakain kami, nenek ako, alika lang. Pinagpag ko yung jacket kong looper. Na talaga, binukas ko yung bitones. At inalis ko yung tali ng 20 mil. Pinagpag kong ganong. Naku, eka, daming pera nito. Ano mo? Natutuwa mo yung asawa nyo? Ako sinasabi ko sa'yo. Di alaga. Ngayon, nang tatakbo kami ng Arayat Kandating, Kidyok. Ah, yun, yung Kandating. Sikat po yun eh, no? Nagkaroon ng diferensya hinetiko. Ang kinuha kong hineti, yung talagang may hawak na takot siya. Una siya lumabas sa kwadra, malayo na. Hindi ako nanalo ron. Malayong hineti ko eh. Kaya sabi ng mga tao, balat ko yung hineti mo yan. Kung si Tata Peter ang nakasakay rin, patay ng lahat yung matutuloy na. Ando na sila alas. Ando na. Sabay-sabay na kami. Ando na, ano. Pati yung pogi ng Munoz, ando na rin po. Ando na lahat. Di natalo kayo sa elimination pa lang? Natalo ko rin sa elimination. Ang talo ko sa isang taon, isa. Isa lang. Pero yung sunod-sunod talaga, isang taon. Alam na yung hawak kong dalawang taon na yung pinaragos ko yan, ako champion. Hindi sila nakakasinig, Chaco. Ganun mo ba? Ang mga tigahanga ko naman dyan, Kapampangan. Ayan, laban na naman. Saan po kayo sumunod na lumaban? Okay, nayari na yung role ng taon ng 1 year. One year, susunod na next year. Laban na naman. Maraming karera, pag bularet, hindi ako kinukumbida. Hindi kayo kinukumbida. Pag kinukumbida ko, parang artista lang. Yung tatakbo lang po. Exhibition ka, oh. Tama na eh, kasi 1,000. Pamasahin mo lang. Para makita lang kami mabilis. Dumating na naman mga sa entablado. Takbo na naman kami dyan. Yung tinutuluyan namin bahero, ang anak kay mga mestra na nakatira sa Isabela. O magpipiestra, umuwi. Sila raw eh, hindi maghahanda. Nung sabihin sa kalilang dadayo kami ng karera doon kami tutuloy, nagpatay ng baboy. Ito na ang ganito. Ilapa na. Ando na lahat talaga matutuloy. Ando sila alas? Ando na lahat. Yang Peñalosa, Pogoy ng Munoz, lahat. Yung superstar na yan, andyan na. Ama. Ede, nag-final lang kaming ganyan. Namirmera ako raw na naman. 25 mil naman ang nakuha. Pagka po ba sinabing namirmera, yun yung champion? Yun ang champion. Yun ang champion. Ang namirmere. Ede, tinalo nyo pala talaga sila alas, sila lahat yun. Ginusto pa ni Kapitang Alas yung alabok na eh. Pinuntahan ako sa bahay. Usapan namin. Ako, Kapitan, hindi ako marunong tumanggi kasi mahirap tumanggi ka ako eh. Dahil di mo na mahihingin yan eh. Bibilin mo. Gani rin na lang ako, gawin ta. Nang tumakbo nga ako sa Arayat Kandating nang matalo yung alabok ko, siguro kaya natalo. Ayaw maalis sa akin. Yan, madaling salita. Sumunod na taon na nga yan. Nag-champion na naman ako na yung tablado sa mga laro na yan. Ang naipon kong pera doon, na mahalaga pa pera noon, siguro asa mahigit 100,000. Mahalaga pera noon. Ano. Ay mura lang kalabo noon eh. Meron ko lang 25, 30, malaki. Malaki, ano ba? Hindi na. Kaya sa madaling salita ngayon, may kaibigan ako si Apo Kiko, yung Apo ng Arayat Kandating na tinatawag nila. Yun ang lumakad ng kalabo ko. Pinuntahan po kayo sa bahay? Pinuntahan ako rin sa amin. Nagulat ako eh. Mga alas 4 lang eh. May humintong sasakyan eh. Ano po? Sinungo kong ganyan, jeep na may hilang trole. Ipinuntahan ko, wala namang kitang kuhan. Kahit anong oras, pupunta lalabasin ko sila. Opo. Nang makuha ko, bumaba yung matanda, si Apo Kiko. Opo. Natawag, bala, teka. Bakit po ba ako? Bibili tayo ng kalabaw, eka, teka nire. Yung kasama ko sila, Jok, nang sinasabi ko na tigakandating na yan, napuntahan ko ng lahat yung pangarerang kalabaw, walang nagustuhan. Gano'n rin nga ako, magtapatan tayo. Bibili ba kayo ng kalabaw? Alin bang kalabaw bibili nyo? Sana kabalat yung kalabaw mo. Gano'n pala, di kanina nyo pa sana pinagod. Umikot-ikot pa kayo. Hindi, pinagod nyo. Ikot tayo ng ikot. Tingin tayo ng tingin. Hindi naman yung lakon. Ito, siste. Natunugan ng anak ko na yan, maliit pa yan. Itinago ang kalabaw ko. Tinago. Dito sa manggahan sa campus. Yan. Ngayon, anong biyanan ko? Yung pere, kumakain kami eh. Mura lang nung binili sa akin yan, nung mga panahon na yan. Pero yung 70 mil, napakalaking bagay. Oo. 70 po ba? 70. Malaki na po nung araw yun. Malaki yun. Ito ang problema. Nagalit ang misis ko. Ano? Kumakain kami eh. Nung ako na babayari ka na po eh. Yung pera 70 mil, lagay sa lamesang ganyan. Ano? Nagalit ang misis ko. Ngayon ang kalabo ko nakatago.
Eh kako, mag-uusap kaming dalawa. Kung ka napapahalata, eh paano gagawin mo sa akin, lalaki ko. Oh. Yung kalabaw, panlalaki, hindi pang babae yan. Oh. Eh, pasensya muna ka ako mga kaibigan, huwag niyong papansinin yan. Hindi naman kako yun ang pinuntahan nyo rito, ako eh. Hmm. Eh nagtayo, ano? Huwag kayo ka akong tatayo, huwag kayo ayaw at kumakain tayo. Okay, kumain kayo. Nung makakain eh, pinahanap ko yan, akit. Bigeta na ka ako, anak, subo na ako eh. Hmm. Nahirap na ka ako yung gano'n. Hindi, yun po ang nakabili. Tinabili na nga, nakakuha na nila joke. Ito ang naging problema niya, nang maawi naman kaladyok yan, ang humihila ng tao niya na pag-aayos, 20 tao na. Eh dati nun sa inyo? Nung kunin ko yan, wild ngayon, napaamo ko yan. Oo, napaamo nyo. Ilan ang nagaano? Hindi na kaya ng 20 tao, ang humihila yung David Brown na joke, dadali sa kwadra ng karirahan. Pero nung kayo, ilan yung ma-assisti sa kanya? Kaming 2 lang. 2 lang kayo? Paano nangyari na paamo nyo yun? Natakot namin talaga yan eh. Ngayon, nang tumakbo rito sa may Kabyaw sa Kamba. Alam mo yung Kamba na yan, papunta karayat din yan eh. Mm. Nanood kami ni Tata. Alaan na sa inyo nun yun. Alaan na, pero sa kalila na. Sige po, nanood po kayo. Di ngayon, andito pala eka sila Tata Peter, saka eka si Balot eh. Balot eka, baka pwedeng ma-extra henete mo. Tata Peter, Kinuha ko kalabaw, ako nagsingkaw. Maamong-maamo. Saan? Nakikilala pa ako ng kalabaw. Nakikilala mo kayo. Siningko ko. Dinala namin 2. Kaming 2 lang. Sa staff. Dinagulat pa sila? Kilala ka pa ng kalabaw mo. Kaming 2 lang. Ako nagpasok sa kwadra. Ayun, na-appoint ko yun. Ano po? Naka-point. Sumemis. Kayo naman eh, napagbigyan ko na. Ngayon, sa pangalawa, bahala na kayo riyan. Dahil sa akin nakalala ko, kuma-aksidente, hinete ko. Wala silang panahanan doon. Sa pamilya yun. Oo. O sige, eka, salamat. Na sila na magsigaw, hindi na maisingkaw ang kalabaw. Lumayo na kami ni Tata Peter. Oo. Oh. Kasi ala naman na sa akin yun eh. Oo po. Tama yun eh, baka maka-aksidente. Yun, doon natapos ang karyer ko sa Kwan. Bumili na ako ng mga iba-iba. Hindi na ako makakita na. Hindi na katulad noon kay Villa Marina. Once in a lifetime nga lang yata ganun eh. Yung may-ari din po nung si Tata Abeng, sabi niya baka hindi na raw siya makakita ng ganun. Hindi na rin makakakita ng ganun si Abeng. Kay Yankee. Hindi na nga raw siya makakita ng ganun. Naglaro kami ng Kawayang Bugtong, lalabanan ako ni Abeng ng elimination. Sabi ko, lalabanan ko yan. Lalabanan niya. Ano sa kanya? Yung Yankee niya. Bata pa noon? Bata pa. Hindi nakapagbulong siguro kaya Beng. Huwag mo muna sasagupa ay Villa Marina. Matatalo. Kaya takbuhan namin ay 500 meters. Nung araw, 500 meters po yun. Pwede, hinanap ako na Beng. Nakitulog ako sa isang bahay na may papag sa ilalim na gano'n. teka. Bakit ba? Ha, Beng? Hindi tayo eka magkalaban. Gumawa ka ako ng paraan para hindi kita maglaban. At ang may palaro nyo, yung bayaw niya si Panseng. Bayaw niya si Panseng eh. Oo. Eka. Kinana naman ako ni Pansing daw sa pinyalosa niya, pinaharang naman sa taong sa butas yung kalabaw. Sumikin ako. Tangan ka ako, Pansing. Hindi ka ako tama yung ginawa mo sa akin. Kung tatalunin mo ka ako, kung dapat sa primera palang talunin mo na ako sa elimination. Nakikita ko yung kalabaw ko, gumagalun eh. Bakit hinarang? Paano pong hinarang? Pinakuan niya para yung pinyalosa niya mamirmera. Huwag ako mamirmera. Saan po yung pinarang? Sa finish line na? Sa butas. Sa kwadra? Pinapuntan niyan lahat ng tao rito sa linya ko. Alam ko na, nasa linya. Para matakot yung kalabaw. Sa linya ko na yun eh, kanong kalabaw ko, sumisig. Ganun pa man, talagang kapraso lang ang naging ulan. Kapraso lang. Kung hindi sumigsag, kung diretso atak mo, nalalo. Pero meron eh. Bagay, maliit lang ang premyo no, 15,000. Bali, doon po natapos yung karera ni nung binenta nyo. Ang ganda ng kwento nyo. Kumpletong-kumpleto, tata. Hindi ko na kailangan magtanong, mga kagi. Mula sa umpisang pagkabili niya hanggang sa kung saan natapos yung karera ni Villa Marina, naikwenta na ni tatay. Napaka-excellent ng pagkakadetalye nyo, mga kagi. Hindi ko na kailangan magsalita. Maraming salamat po, tatay, sa pag-share nyo tungkol kay Villa Marina. Sino naman po yung Piñalosa na yon? Ang ngayon ko lang nadinig yon. Mabilis po yon. Ang may champion din yon. Champion din yon. Yun yung una kalamay Yankee. Kasabayan nung Alas. Superstar po Ginang Muñoz. Siya nung unang imbitahin ako sa Entablado na ang premium ay tractor na kumpleto ng gamit.
yung isuyod mi araro trole ganon. Opo. Na hindi ako nakarating siya nag champion. Ah, ganun. Year 1989. Nagsimula kayo no. Una talaga kayo kala Yankee no. Noong lumabas sila Yankee, wala na po kayo sa eksena. Meron pa ako noon. Meron pa, kaya lang, bata pa si Yankee, no? Hindi pa siya champion. Naglaban pa kami ni Yankee, pumangatlo lang siya. Para nga nung... isipin niya lang sa yung first. Second kayo, third si Yankee. Ayun pala, mga kakagri. Napakaganda. Dumating na maayo, doon natapos ang career ko, kinuha na ng tigara. Ayun, si 70,000, nabenta si Villamarina. Na napakaganda. Buti na lang nagpunta ako dito. Ayaw-ayaw ko pa, mga kakagri. Ang ganda pala ng istorya ni tatay. Karera lang yan. Kapita na may lalaki, hindi marunong sumagot ng ayoko. Lumayas ang asawa ko, pumunta sa mga kamag-anak San Fernando. Sinundo niyo ba? maraming salamat po, tatay. Ayun po yung anak niyo na sinasabi niyo kasama niyo. Ay, nawala. Nawala na. Sige. Nawala si sir nga, mga kagri. Pero napapanood niyo na po yung vlog ko. Napapanood niyo na sila Yankee. Yeah, sila na akong malilis. Sila na akong malilis. Nakakarera pa po ba yung anak niyo? Oh, meron yung pandemya nga kaya naalis na pati karito. Hindi ngayon, meron. Tulad niya sa Di Masalang, wala kayo ngayon, ano? Di Masalang sur, kailang nagkarera diyan eh. Thank you po tatay, maraming salamat ano. Salamat. Saan po ba nakatira yung Peter na yun? Dito sa may dito kadadaan sa may papuntang Roday na siya may parang nagkakaroon niya. Kilala rin po siya diyan. Oo. Pedro, Mangga. Pedro Mangga. Maraming salamat po ah. Ganun pala kayo ngayon yan, ganun na lang. Ay, hindi ko gumano na. Iniit pala yung tao. Oo, wala ngayon. Maraming salamat po ah. Thank you very much. Ano naman po kasi yung karera eh. Meron din pa naman po huli lahat. Pwede pa kayo mag... Basta umanay ako si Boss Bibilek. Mahilig pala mga kagli. Bibilek ko ng pickup. Nagpagawa ko ng trolley ko. Nag-pandemya, nabenta ka naman. Nabenta po, no. Mga kagri, nagustuhan nyo ba yung istorya ni Villamarina? Mga kagri, kumpletong-kumpleto, hindi ko kailangan magtanong. Ang ganda ng pagkasalay sa ni Tatay Balat, mga kagri. Kung saan nakuha, kung saan natapos, mga kagri. Pati yung karera ng buhay niya, mga kagri. Iyak ka pa nga at ako'y mahirap lang. Hindi ko ginamit sa lupa ang labog. Hindi nyo mo, yan, sinabi nga pala ni Tatay, hindi niya ipinangaryada yon, mga kagri. Talagang minanika ako yan. Pala, mga kagri. Ganitong oras, kumukuha na ako ng sangatin niya. Pagdating ko mamaya, dadaling ko sa ilog. Kuhukasan ko, kukutuloy ko ng kayang-yang sa ilog. Kulang siya na, Tatay. Thank you, Tatay. Maraming salamat po. Isa pong karangalan na nakadao pampalad kayo. Mga legendaryong nangangalabaw, mga kaagri. Mga kaagri! Bago po matapos yung vlog ko, tinatanong ko lagi, sino po yung hindi nyo makakalimutang pwede mo pa uli puntahan? Mga ngalabaw. Hindi, napuntahan mo na rin halos lahat eh. Napuntahan mo na sila na. Pero sila na, mga panahon na yun, nung panahon ko, hindi nila nakuha ang career ko sa career. Yung nap, pero yung nap, ano rin yon, meron din sila yung Aring King King. Si Shalalala. Shalalala. Pero hindi niya nakuha ang pwesto. Yung ano ni, yung talagang sunod-sunod na, nakailan champion po ba si ano? Si Villamarina. Marami, dalawang taon kasi maraming karere. Sunod-sunod ano? Ang naging talo ko riyan, tatlo lang eh. Tatlo lang, ano po. O pala mga kagri. Marami mga kagri. Kaya lang, noong araw kasi mga kagri, mahirapan talaga tayo, wala. Magre-research na naman ako ng itsura. Kung merong nakapag kahit picture lang nung araw. Kasi minsan merong, kunyari yung nakalaban niya, yung Yankee. O kaya yung Piñalosa niya, merong video yon, picture. O bibidyohan nila yun, kahit talo sila, di ba? Pero napuntahan mo na rin sila, Beng. Opo, tapos na po. Thank you po, sir. Maraming salamat. Mga kagri, isa na namang legendary kalabaw yung napuntahan natin. Nandito tayo ngayon sa Talakalipahan, Talavera, mga kagri. Meron palang mabilis na kalabaw rito, mga kagri. Una pa sila kay Yankee. Third nga lang si Yankee nung naglaban sila, mga kagri. Bulu pa lang sila Yankee nun, sir. Mga si Yankee nun, mga lima. Lima? Hindi na bulo. Tama ng pangarera, ano? Pagulang na. Kaya lang, nasugitan siya. Gumulang din. Gumulang din. Mga kagri, maraming salamat sa panonood nyo, mga kagri. Pwede na yata ako investigador ng pulis, mga kagri. Kung saan tayo nakakarating. Wala na pagkakamalan pa akong istiya, mga kagri. Pagka pumunta ako sa isang lugar, mga nakatingin sa akin yung mga tao. maraming salamat. Hanggang dito lang yung vlog ko. Hinahalugog mo yung mga lumang kupas na rin. Lumang kupas. Hindi po yan lumang kupas.
Generation kasi yan eh. Kayo, era nyo, 1989. Mga kaagri. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you.